Na-umpisa na siya. Ito, may ipapakita ko sa inyo. Content. Ito ha. Na talagang napakaganda. Tungkol sa ating mga mukha. Pag naghuhugas tayo ng mukha is dahan-dahan lang. Gamitan muna natin siya ng sabon na yung mga ano na sabon, at okay lang. Sabunin muna natin siya dahan-dahan. Tapos, kuha tayo ng sabon na ay ng kung meron kayong sponge, pwedeng sponge gamitin nyo kasi ang mukha natin is napaka-sensitive. Ngayon, at sa susunod nun, yung unang sabon, hugasan nyo. Tapos yung susunod, kung meron kayong sabon na pampaputi, yun yung ilagay nyo dyan. Saka kayo mag-toothbrush para nanangipin nyo, para matagal-tagal konti yung sabon na ilalagay nyo yung pampaputi, di ba? Tapos, saka muna anuhin, dahan-dahan din. Tapos, siyempre, pagkatapos mong dump mo lang yung tuwalya, ganun, ganun. Sarap kasi ng mukha pag makinis, tapos walang tagyawa, tapos walang ganun. Ang pagbasad niyan ay ganun. Ganun, ayan, hilahin mo doon, dito. Ganun. Sa mga katulad ko na medyo, siyempre, nagkakaedad na. Ayaw natin magkaroon ng wrinkle. Meron din yan pag tumatawa tayo, siyempre. Ayan, imamasad mo. Parang hinihila mo pa pag ganun, no? Ayan, ano, diba? Tapos pag ganun, ganun. Tapos dito, pag ganun. Ganun. Pagka naglalagay ka ng cream, pataas. Tapos dito, pataas. Tapos dito, pataas din. Yan kasi yung pinag-aralan ko nun sa Benson. Nag-aralan ko ng beautician, yan, done. Kung paano maglagay ng mga pampaputi, yan, lahat yung pinag-aralan ko. Tapos, dito, ganun, ganun. Tapos, ikot-ikot dyan, tapos pa ganun, tapos pa ganun, pa ganun. Tatlong ano yan, pag nagmamassage ka, 1, 2, or 3. 1, 2, 3, ganun. Tapos pag naglalagay ka ng powder, dapat pataas din ganun. Ganun. Yun ang tip natin. Sana nagustuhan nyo. Basta yung sinabi ko sa inyo, massage. Yung massage niyan. Saka pag natutulog kayo ng gabi, dapat hindi ganun. Diba? Nagkakaroon ka ng wrinkle dyan. Hindi ganun. Dapat nakaganun ka. Yun nun. Parang nagpapakute. Diba? Ganda tayo pag natutulog. Ganun. Kailangan hindi mo igaganun. Ayan na, nakikita mo. Magkakaroon ka ng guhit dyan. Yan yun. Ayan o. Kailangan nakaganon ka. Huwag mo igaganon. Ganon. Meron kang isang unan, tapos meron ka dito, tapos merong ahap kang hotdog na unan. Yun. Baka ibang hotdog yung sinabi yun. Hotdog na unan, nakaipit yan dito para hindi nahihirapan yung baga nyo. Kasi pag nakaganon ka, ganon na ganon, ipit na ipit yan, or heart nyo, diba? Kailangan meron ka dyan, tapos ito, nakatapatong dito sa unan. Kaya hindi nahihirapan yung baga mo. Nakaganon ka. Tapos ito, may isa pang unan dito na maliit lang. Ganon. Kaya meron akong unan na hearty. Ganon lang. Igaganon mo lang siya. Nakaganon ka lang. Tapos medyo nakaganon ka. O, diba? Yun ang tip natin. Sana nagustuhan nyo.